Jessica, pinaglalamayan na ngayon dito sa St. Peter Chapels ang labi ng pinaslang na 4 na buwang buntis na si Attorney Madonna Joy Tanyag. Labis ang pagluluksa ng pamilya, hindi lamang dahil sa biglaan, kundi pati na rin daw sa brutal umanong paraan ng pagpaslang sa biktima. Nagkaharap ngayong tanghali ang suspect at mga kaanak ng pinaslang niya umanong Ombudsman Assistant Special Prosecutor na si Attorney Madonna Joy Ednaco Tanyag. Pigil na pigil ang luha ng asawa ni Tanyag habang nananawagan para sa katarungan, para sa kabiyak. Within less than 8 hours, na-apprehenda po kagad ang suspect. At kung nabubuhay po ang aking asawa ngayon, sasabihin niya po na naniniwala pa rin po siya sa ating batas at hustisya. At ang hinihiling niya po, mabilis po na hustisya. Naaresto si Angelito Avenido Jr. alias Moy Moy kahapon ng hapon sa isinagawang hot pursuit operation ng Masambong Pulis at UCPD-CIDU sa Barangay Kulyat. Natuntun siya sa tulong ng CCTV at ng mga saksi. Motive dito na nakikita is a chance victim ito. No? Ang purpose is to rob the victim. Ngunit medyo siguro ang nakita natin baka nag-resist yung victim dito. Bumili lang siya ng milk tea, pasarado niya na yung kotse, doon siya nakitaan ng parang target of opportunity nga ito. Kaya tawag namin ito robbery gun wrong. Hindi naman talaga siya targeted. Lumalabas sa investigation natin, loan attack. Kitang-kita daw ng saksi ang pangyayari. Hawak-hawak niya po yung cellphone nga pink, tsaka may bag. Wallet po. Dalawang wallet po yung hawak niya, tsaka isang cellphone na pink po. Habang tumatakbo po siya, tsaka hawak niya yung parang kitchen knife po. Lumalabas na dati nang may kasong droga si Avenido at mahigit 10 taon nang nakulong sa General Santos City. Nakalaya siya nito lang February 2018. Pagkalaya, nasangkot naman daw si Avenido sa kasong pagpatay sa General Santos City pa rin. Marso ngayong taon siya pumunta rito sa Maynila at nagtrabaho bilang jeepney barker. Nakasuhan din siya noon ng pang-aabuso o pananakit sa live-in partner. Pag nalasing po. Pag nakadroga, gano'n. Aksidente na yung nangyari kasi nagagawa lang kami. Hindi ko sinasadya yun. Kaya humihingi ako ng pasinsya sa mga mahal niya sa buhay. Hindi yan totoo. Wala akong pinatay sa Jensen. Gamit ka na illegal na gamot? Minsan. Sa kaniyang mugshot, kapansin-pansin naman namumula at namamaga ang mukha ng suspect. Tinanong ang pulis siya kung nabugbog ba siya. During the conduct nung mag-execute na kami ng arrest, nag-resist siya per report sa akin ng aking mga follow-up. And then, yung namang mukha niya talaga namamaga na yan. Mukhang hindi natulog na 5 araw yun. Jessica, hiniling ng pamilya Tanyag na mabigyan sila ng privacy sa kanilang pagluluksa. Samantala, kanina nung makausap ko ang pamilya Tanyag, ay sinabi nila sa atin na lalong naging mahirap at masakit tanggapin kung gaano raw kawalang puso ang suspect, lalo na nang malaman sa pulisya na umamin ang suspect sa isang saksi sa ginawa niyang krimen at sinabi pang abangan siya sa balita kinagabihan ng mangyari nga ang krimeng iyon. At samantala, Jessica, kahit naman arestado na ang pangunahing suspect dito sa pagpaslang kay Attorney Tanyag, ay magpapatuloy daw ang isinasagawang investigasyon ng Special Investigation Task Group Tanyag para malaman kung may posible pa bang ibang motibo sa pagpaslang kay Attorney Tanyag. Jessica? So, Maris, itinuturing na ba nila na ito na talaga yon? Ito na yung motibo, ito na yung suspect? Kasi I understand na itong si Attorney Tanyag ang may hawak din sa ombudsman ng ilang mga high-profile cases. Jessica, ang sinasabi sa atin ng pulisya, ang una at pangunahing motibo na kanilang nakikita sa pagpaslang ay dahil lamang sa robbery o pagnanakaw. Pero dahil nga sa posibleng panlalaban daw o nag-resist itong si Attorney Tanyag nung siya'y nakawan, kaya nangyari itong this unfortunate incident, no, Jessica? As a matter of fact, sinasabi mismo ng suspect na hindi daw niya sinasadya yung pangyayari. Nagkataon, nagkaagawan sila, kaya nangyari yung kanyang pananaksak. Pero hindi naman nangangahulugan, Jessica, na dahil nahuli na nila itong suspect na ito at
yun nga, gaya ng sinabi ko, kahit na may hawak na silang suspect at alam nila yung posibleng pangunahing motibo nga, eh, titigil na sila rito. Kasi tinanong din natin, ano ba yung mga kaso na hinahawakan nitong si Attorney Tanyag? Ayon sa kanyang asawa, hindi raw idinedetalye ng kanyang misis yung mga hinahawakan niyang kaso. Pero, ang sinasabi sa atin, of course, since nagtatrabaho siya sa ombudsman, at anything na umaabot sa Sandigan Bayan ng mga kaso, ay, kumbaga, high official, high, mataas yung posisyon ng opisyal na yun, kung umabot sa Sandigan Bayan yung kaso. Kaya, hindi naman daw maituturing na hindi high profile cases talaga yung mga kasong hinahawakan niya. Pero at this point, hindi maidetalye ng pulisya kung ano yung mga specific cases na ito. At isa lamang ito sa mga posibleng angulo rin na kanilang tinitignan, Jessica. Mm, nakita ba, pinakita ba ng PNP yung CCTV? Kasi pag nakita doon na ito nga yung suspect, I suppose yun na yun, di ba, Maris? Jessica, ang pinakita sa amin yung mga grab mula dun sa CCTV footage. Hindi pinakita yung actual na footage. Pero kumbaga, ginrab na nila yung mismong mukha, yung close-up shot nitong suspect, pati yung tumatakbo siya from the scene of the crime, at pati yung mga tattoo na nakita sa CCTV. At kung ikukumpara ito dun sa suspect na ipinakita nila sa amin kanina, ay tumutugma naman, Jessica. Oo, pero bakit pinakita na rin lang nila yung grab, no, from the CCTV video, bakit hindi pa nila pinakita kung ano yung buong video at kung na-capture ba ng camera yung actual crime, di ba? Kasi kung may kuha nung grab nung CCTV, bakit hindi nila pinakita sa media yung buong video? Yun din ang tinatanong natin, Jessica, no? Kasi usually naman, pag nagka-cover tayo, especially yung sa Quezon City Police District, every time na nagpa-press conference sila at magpa-presenta sila ng suspect or meron silang mga cases na may mga, kumbaga, developments dun sa mga cases na hinahawakan nila, they always show CCTV footages. Pero in this particular case, mga grab lamang from the CCTV footage o mga pictures lamang ang pinakita nila and not the actual footage itself. Hindi ko alam kung ito ba ay kailangan pa nilang kunin o ipagpaalam dun sa establishments where the CCTV is located, or kung ano man yung iba pang dahilan ng pulisya kung bakit hindi nila nagawang maging available itong CCTV footage na ito kanina sa isinagawang press conference. But of course, we also have to remember na kahapon nangyari itong krimen na ito at around lunchtime na aresto kagad yung suspect at around 5:45 or kinahapunan. So baka itong ebidensyang ito, nagmamadali sila, kumuha lang muna sila ng footage or ng picture, pero yung actual CCTV footage baka hindi pa available at the time of the press conference a while ago, kaya hindi nila na ipakita agad, Jessica. I think it's vital, no, yung buong CCTV video. Kung nakakuha kasi sila ng pictures from that CCTV, I don't see the point bakit hindi na lang nila ipakita yung buong CCTV para matapos na lahat ng pagdududa o lahat ng questions, kahit lalo na sa pamilya ng napaslang, no, Maris? Kasi ay mahirap kasi lalo na't may mga pwede pang ibang motibo o kung positibo ba talaga na ito na talaga yung suspect 100%, di ba? Definitely, Jessica. I cannot say for sure kung sino ba talaga yung may-ari ng CCTV na yon. Kasi normally, if it's just a CCTV that is located along the street, yung local government ang may-ari nun, madaling makuha yon. Pero if the CCTV footage is owned by a private establishment, usually, sa experience din natin, no, sa mga iba't ibang mga crimes na ating kinocover, eh medyo natatagalan yung kahit na police na mismo yung nagre-request ng actual CCTV footage, minsan it takes a while for the establishment to surrender the CCTV to the police. At
siguro dahil for the purposes of the press conference a while ago na kumbaga may mailabas sila na ebidensya, ay siguro hiniling na lang nila kung hindi pa na ibigay itong CCTV footage na ito, ay humiling na lang sila na makunan o makakuha ng grab from the CCTV. But again, we are just surmising kasi hindi nga ito na-produce ng PNP kanina sa kanilang press conference that was headed no less than the chief PNP, Oscar Albayalde. Okay, I think sa PNP, no, nananawagan po tayo, baka pwedeng i-present yung buong video para mawala na yung lahat ng agam-agam, lahat ng questions about this case, considering na baka may iba pang posibleng motibo dito sa kasong ito. At saka Maris, itong suspect na-establish agad na may record siya in the past, no? Parang mabilis yung ano, may ano ba, may nakasaksi ba? Yung pagtakbo niya na hawak-hawak pa raw yung mga wallet nung pinaslang na lawyer nitong prosecutor, assistant prosecutor. May nakakita raw eh na tumatakbo. May ganun nga ba na inilabas ang PNP? Yes, Jessica, na-interview natin yung suspect na yon. The witness himself. Na-interview natin yung witness na ito. Kanina nandun din siya sa press conference. Siya yung nakabalot yung mukha ng face mask at nakasombrero. At ang sinasabi niya, nakita niya yung aktual na pagsaksak nitong suspect dun sa kay attorney. Pagkatapos ay, kumbaga nakita rin niya na hawak-hawak nitong suspect na ito yung dalawang wallet at isang pink cellphone. At pagkatapos ng pangyayari ay agad daw itong tumakbo papunta sa isang gasoline station na kalapit dun sa area kung saan nangyari yung krimen. Pero parang nag-aabang pa raw doon yung suspect dahil after a while, tinray pa raw bumalik pa raw yung suspect. According to the witness, bumalik pa raw yung suspect sa scene of the crime para makiusos or magtumingin-tingin. And then, after noon, umalis na siya. In another instance, sinabi mismo ng pulisya na itong suspect na ito ay umamin sa isa pang witness na hawak din o kausap din ng pulisya. At yun nga yung pinagsabihan niya ng, kumbaga, inamin niya yung actual crime na ginawa niya at sinabi pa niya dun sa witness na yon na abangan daw siya sa balita kinagabihan pagkatapos mangyari ng insidenteng yon, Jessica. Mm-hmm. We need that CCTV video talaga. At saka, yung pink na cellphone nung victim, na-recover ba, Maris? Jessica, ang pagkakaalam natin kanina, meron na tayo, hindi kasi yan sinabi ng pulisya, pero dahil nag-aabang lang tayo the entire time sa family tsaka sa PNP, meron tayong narinig na impormasyon na nasa pulis na itong cellphone na ito. Hindi pa nila nire-reveal kung ano yung mga laman dahil pagkatapos makuha itong cellphone na ito, yung family muna ang kinausap. To be very particular, I think it was the mother and the husband para i-discuss kung ano yung mga nakuha or nakita mga information from the cellphone that was recovered, Jessica. Kasi vital din yun, ha? Pag yun nga yung cellphone ni Attorney Tanyag, that would explain a lot of things na mukhang itong ang suspect na ito. But until those things are presented, no, nas yung CCTV video at saka yung cellphone o wallet nung victim, kung ma-recover pa, yun na yun. Maraming salamat sa'yo, Maris Umali.